Arlo from the Manila Times, so I came from Manila with them. But my question, first of all, is for Director Margate. Hello. Okay, go. Mic test. Okay, my first question is for Director Margate. Sir, how close is the movie to the real operations on the ground? Mayang gabi sa tanan. So mamaya po, makikita natin yung movie na to after this press conference. Pero ganyan tanong yun na po, the movie ay dinidipik talaga po kung ano yung sinasaloob, ano yung ginagawa, lalong-lalo na po ng ating mga ahente na babae na nakikipaglaban araw-araw para masumpo po ang illegal na droga. Pinapaloob din po sa movie, gaya nung kanina na sinabi ng ating Director General at ng Secretary of Justice Villanueva, na nandito rin po, nakapaloob din po dito kung ano ang ginagawa ng gobyerno ng Korea, paano yung strategy natin laban sa illegal drugs. Yun nga po yung Barangay Drug Clearing Program. So ito po, napakamakatotohanan and dahil nga po sa ating magaling na director dito, talagang nabigyang buhay kung ano talaga. And dito rin po yung mga galing na actress at aktor natin na talagang binigyan ng hustisya kung ano po talaga yung ginagawa ng ating mga ahente. Thank you for Mayor ko. Sir, congratulations first of all. Yeah, I'm here. First, congratulations first of all. What made you decide to sponsor the Viva screen? Lalo na ito yung first screening. Yeah, actually, it's a big long celebration of our 53rd araw ng pagdadalhan. We accepted almost all the requests. Simple gusto ng show, gusto ng competitions, and today, at least we do this film show of the Viva screen. When it was proposed to us by the Pedea and our director, it's one of a kind kasi babae yung Pedea agent. And then for us also, this is one way also to support the program of PDEA. One request also to stop illegal drugs. No? This is also a message to our people, especially the young ones, to stop using illegal drugs. It's one of our way of helping PDEA to educate our people because we will have a copy of this film. And then, we will distribute this film also to our barangay so that our people from the barangay will witness also look at this light as screen. And then what is unique is that it's not we're not only sponsoring this film but the cast, all the actors and actresses will be coming over. So at this our celebration for the 53rd Araw ng Barangay, Araw ng Pagdadalhan. So everyone can have a picture with them. Siguro later on na lang ha, pag-uman sa Prince of Wales. Okay? Pero with the media. Okay? Okay, sa ito ng Murag. Sige na po ang katao, okay sa ito ng picture na. Diba? Sige na. And I would like to thank the direct, sila mismo ang nandito at this film show and also very supportive by the general director and PDEA. And it's a PDEA review for them sila lahat. We can also witness the video. Naka-full battle gear na naka-PDEA natin. So mababayin ko lahat ng mga kanyang tulos. Okay? Okay, last one.
Even though JR is my friend, JR, finally you are showing your obra. So how do you feel tonight? Finally you are showing your obra. How do you feel tonight? Actually, sobrang nagagalak kami. In behalf of the cast, sa lahat ng cast nito, kasi itong movie na to, all-star cast eh, dami. So, sobrang masaya kami na yung first screening dito sa Mindanao. Yeah. Dito po sa Pagandian, nangyari, at salamat po, Mayor, sa mayor ko, salamat po, Mayor. Thank you, palapakan po natin, mga Pagandiano. Palapakan po natin dahil kung hindi po sa inyong butik mayor, although itong movie na to, libre po, no? Baka yung nandiyan sa labas, akala nila may bayan, free po, pwede kayong pumasok. Yan po ang ginawa ng ni Honorable Mayor Samuel Gona, ibigay ng libre po yung screening ng movie. Kasi po, ang film natin ay anti-drug awareness, no? So, ito po, talaga makikita nyo mamaya, wala pong matutulog dahil hindi po nakakaantok ang pelikula natin. At maraming salamat. Alright, good evening, J. Apollo from J. Channel. Good evening, Sir G.R. Olivares. Congratulations, sir. We do now, ito bang film yun is nanaka-fictional po? When it comes sa fiction, wala mga 20%, no? 80% based on true story, 20% is fiction. Meaning, ang fiction kasi is, the meaning of fiction is cinematic license, ang tawag doon, no? So, meron tayong 20% cinematic, 80% true to life story. So, in-approve po ito ng National, ng PIDEA, yung ating research, at talagang totoong nangyari yung mapapanood po ninyo sa pelikula. Maraming salamat po. Sir, do you have a possibility na pwede ito ma-open sa lahat ng mga cinemas nationwide? Actually po, yes. Our program is i-open po namin to sa cinema, but naka-prefer po kami dito sa ganitong arrangement na every LGUs we will offer na pwede nilang ipalabas sa kanilang constituents upang makatulong din sila sa awareness kontra illegal na droga ng PIDEA. Yun po yung aming preferred. At the same time, pwede po natin ilagay ito simultaneously sa cinema naman. Kasi itong ating pelikula ay ginawa po namin ito, double purpose po ito, commercially and publicly showing. So ito po, katulad po nito ginagawa natin ngayon. Maraming salamat po, sir. Last question po kay Mayor Samico. Mayor, pwede siguro ngayon, opening po ni Sir Lorenzo, baka ma-chance ito pong bypass screen na palapas sa cinema po. Sunduri namin po ang Lorenzo ng Pagadian. So, Sir Samico, Mayor, you are very busy. Okay, yun po sa status po na yung bypass screen ba? May possibility, soon, opening na ang Robinson, may ano tayo, sinima, baka mapalabas po sa sila po yung buong natin Bible screen. Yeah, that is very possible, Jay, no? But then, since ibigay na natin si Barang Besing or Paul Flynn, baka din napapahing ang Robinson. Kasi may bayan sa kanila. But we're very lucky dito sa Pagandian, thanks to Direk JR, kasi first pa nila na pinag-film showing na nandito sila lahat. So, we're very thankful, no? To all of them for coming over and for gracing with us on our 53rd araw ng Pagandian, 53rd anniversary. So, again, thank you very much. Nagkakasalamat sa inyo mga media. Alright, awi ang po ng GLE 73. Uli na rin, sir. Sir, ano yung pinaka-goal ng film na ito? Ba't binuo ng PIDEA? Hindi nyo po matanong, ako po ay isa rin sa tumutulong sa PIDEA bilang kanilang consultant po, no, sa media affairs nila. So, binuo ko yung goal na to. This is a women empowerment.
So, bypass queen po yung title. Meaning, mga babae na mean na women in uniform, no? So, makikita dito talaga yung hirap ng mga agents. Hindi lang naman sa PDEA, eh. Sa PNP, sa AFP, lahat po ng women in uniform, talagang mahirap pumasok dyan. Nagkataon lang na itong PDEA ay wala pang masyadong appearance sa ganitong larangan ng movie. Kasi wala pa naman pong gumawa, no? Wala pang gumawa ng pelikula na nakasentro talaga sa PDEA at nakasentro po sa kanilang advocacy. Women empowerment po ang goal nito. At the same time, advocacy film po ito. Thank you. Direk, curious lang ako kanina, bago kayo dumating, napanood namin yung trailer. Matanong ko lang, yung mga ginamit na mga props sa pelikula, totoo ba yun? Totoo po yan. With the approval of the Director General of Philippine Drug Enforcement Agency, totoo po ang ginagamit natin dito. Literal po, ang props natin, yung kanilang Kevlar, yung kanilang vest, yung kanilang uniform, the arm, guns, yung kanilang guns, pero yung black bullet po ang ginagawa natin for the effects, no? So, totoo po, kaya pinaramdam namin sa mga artista na ano ba yung hirap ng babaeng PDEA katulad nila. Sobrang bigat po niyan. Wala pong daya, no? Mga siguro 10 to 12 kilos ang kanilang daladala ngayon. With the guns, with the Kevlar, with the vest, tapos susugod sila sa kalaban. So yan po ang hirap na maging isang PDEA agent. Alright, thank you. Ma'am.